Chong, may tanong lang ako kasi hindi ako taga rito. So ano yun? Ano? Basta kaya lang, usaputin, gusto ko lang, oh, sige, go. Gusto ko lang malaman kung anong meron dito. Sa, dito, sa Holy Cross. Ito, oh, sa Holy Cross, ito, itong kasi, malaking cross na yan, tribute yan para sa mga... Malaki? Alay yan para sa mga sa kanila, inalay ng ating gobyerno, ipinatuyo yan para sa mga biktima ng Yolanda. Kasama yung mga NGOs dyan. O ikaw, Chong Carlo, kasi may katanungan pa rin siya, baka magbigyan mo siya ng ibang info. Ano ba tanong mo, Donna? So may malaking cross, yung paano naman yung maliliit na cross, ano na meron dyan? Ikaw, Chong, yung maliliit na cross, kada isang cross dyan, isang tao. Oh, okay. Yung iba so, nga, marami pala, no? Yung iba nga, Chong, yung panahon ng Yolanda is, naging kong kasi ako, naging volunteer ako ng Red Cross. Diba? Tsaka, may nagita ako na meron pa dun eh. Ito, magpag-anong sa kabilaan. Tapos ito, so, ito yung mga ito, pangalan. Yung mga pangalan ng mga namatay, yung casualty ng Yolanda. So, Chong, puntahan pa natin yung iba. Ibang mass grave. Kasi marami ito eh. Para at least yung mga viewers, ma-inform natin na kung saan-saan pa yung mga lugar. Sige. Punta natin, sama ka, Dons? Yes. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Isa sa mass grave ng Yolanda ay nasa Palo. So nakikita nyo sa bundang dito, may mga ribulto ng angels. Dito na nilibing yung ibang biktima ng Yolanda. So yung mass grave na to is malapit, mismo na sa loob ng compound ng Palo Cathedral Church. So makikita naman natin ang peaceful dito. Para sa akin kasi yung mga angels is a symbol of ano eh. Peaceful na sila, yung mga biktima. I'm sure with sa 6 years, maano na palata na yung mga kaliwa. Pero nakikita ko naman na still moving on pa tayo, di ba? Siyempre, makikita man yung Palo is napakabilis nilang pag-asenso, Chong, after the Yolanda. Yes. After the Yolanda, Chong, makikita talaga natin. Mula doon sa entrance ng Palo hanggang dito, meron na sila dito malalaking establishment at may papasok ng mga malls. So talagang malupit ang pagiging matatapang ng mga wariwaray. So Dons, may napansin ka? Oo, kasi yung pansin ko din, yung isang lapida, tatlo yung pangalan nakalagay. So possible, tatlo yan. Pero ako, Chong, may napansin ako. Yung tatlong yan, hindi sila magkamag-anak. Pero okay, sila yung mga identified casualty. Sa pagkakalam ko kasi magkakamag-anak yung... Ay, hindi. Parang ano lang sila yung mga identified na casualty nung Yolanda. Okay. So kung mapapansin nyo, maglalakad-lakad tayo papunta rito. Chong, anong oras na ba, Chong? 5:30 a.m. Ayun, nag-uumpisa na pagkagat ang dilim. So maya-maya, may mga program. Kahit sa ngayon ka na, mapapansin mo, kahit tingnan mo doon, no? Meron ng kaunti-unting nag-aalay ng mga bulaklak. Nagpapaalala. Hindi, nagkaroon sila, Chong, dumadalaw na sila sa mga nila. Mag-anakan siguro nung nalilang ng Yolanda. So mga Chong, napapansin ko sa side na to, may carton siyang nakalatag. Tapos may bulaklak. Bakit kaya, Chong? Ako, ang opinion ko dyan kasi, Chong, dahil nga 6th year anniversary, siguro yung dumalaw dito ng kamag-anak, inalagaan na yung lapida na hindi magsira or baka tapak-tapakan or something what, yun. Pinaprotektahan naman, nila. Kailangan naman talaga natin yung respeto to. Yeah, correct. Tsaka isipin mo, Chong, ha, it's been 6 years na pero hindi pa nakakalimutan ng mga kamag-anak nilang dalawin yung mga pumanaw nilang kamag-anak ng Yolanda. So yun ang reason yan, Chong. Inaalagaan nilang hindi masira yung lapida. Saan yung una natin pinuntahan, Chong? Pumunta muna tayo ng Basper. Holy Cross Cemetery. Tapos dito tayo sa... Nasa tayo ngayon? Sa Palo. So, meron pa tayo pupuntahan. Dalawa pa. Sa San Joaquin at saka sa... Doon sa inyo! Di ba taga doon ka? Hindi. Tanawan to. Pupunta natin yung mass grave sa kaya. Okay, sige, sige. Para sa ano? Sunod, Chong. Para sa decoration. Para sa Yolanda. Ah, decoration. Been 6 years na kasi. May dahiya, misa po. Ah, okay. Para sa misa, may misa pala 'tong mangyayari maya-maya.
Sir, di pa po ba dito lahat linibing, oh, yung iba linibing dito po? Hindi po tinanggal? Yeah, ah, dyan talaga. Tapos kung rinon may mga ngaran, ha, muna naging pamutan. Ah, okay. Sino may so, mga pangalan dito na identified talaga? Yung tama siyang tama. Kung sino mga identified, hindi lagay yung pangalan. Pero hindi ibig sabihin yung isang angel, isang tao lang. Hindi. Pagka-design lang yun. Okay. Pero maraming ang dito, marami ding mga walang pangalan. What I mean, nilagay sa lahat. Unidentified. Oo. Meron din? Meron din. Oh. Ay, wala. Hindi. Hap Adanira. Puro may pangalan, puro may pangalan. So, yun. Thank you po. Thank you. Alam mo ba, Chong, na isa rin to sa mass grave during Yolanda, yung mga casualties? Oo, kasi minsan ako dumadaan dito eh. Yung mapapansin mo doon, nandun yung mga sa wall na yon, parang ano rin siya, nandun yung mga pangalan ng mga casualties. Tapos kanina, meron tayong nakita parang kandila na merong ano sa taas, kamay. Parang ano siya eh, yung, di ba, sign of candle para sa pagtitirik ng, halimbawa, sa purity. Mga... Purity. Ang nakita ko doon is ano eh, ang pangalan niya, nung, yung tawag sa ano na yun, yung title ba, is, sa piece of art na yun, is Eternal Flame. Eternal Flame. Yeah, nagginawa ng mga, ba tanong, may idea ka chong kung bakit, opinion mo, yung kandila na yun, na may nakaganong kamay. Sige chong, ibibigay ko na sa'yo, kanina pa ako eh. Para sa akin, ano siya chong, parang symbol siya ng prayer para sa mga... Seriously. Oh, so sa nandito sa bas. Dito sinatapakan natin mismo. Yeah. Tapos yung kandila is ay nung yun ba, diba, para sa mga namatay, titirik, okay. Isang malaking kandila siya. Landmark na to para sa pag-alala eh, sa mga yun, merong mga sign of survivors ng Yolanda, nagtulungan yung mga waray-waray para masave, you know, kasi may sign of hope. Ang isa pang ibig sabihin daw dyan, Chong, is kahit naghihirap tayo is nagtutulungan tayo, yes. Lahat, diba? Yeah, ikaw, okay. Chong Don, ano masasabi mo? Total taga dito ka naman, diba? Oh, yeah. Well, masasabi ko yung mga taga-Tanawan, ang bilis maka-recover kasi hindi sila yung parang kanya-kanya, kasi nagtutulong-tulong sila that time makahanap ng pagkain, magagamit nila that time, ilaw. Talagang lahat. Yung ano, yung kindness ng bawat sa umiral ng tanan. Yes, yes. Chong, di ba, nakikita naman natin yung growing ng Tanawan, yes. Di ba? Yeah, mabilis. Yung progress mabilis. Nila, di ba? So, actually may nakita ko dito ang gandang tingnan, no? Yan yung ano, simbolo to nung time ng Yolanda na merong nagbigay ng relief. Really? Ayun, meron siyang parang doktora tayo, no? Yun, yung simbolo lang. So yun, no? Every year, meron na ditong binibisita. Dito kasi nag-alagay ng ano eh, ng kandila. Sa ilalim nito, under this ano, land, nandito yung mga casualties. Sa iba ang casualties, yeah. Pero yung iba na transfer na, di ba? Yes. So, Chong, tingnan mo, ang ganda ng paggagawa. Remembrance. Ng ano, na super typhoon Yolanda. So mga kachong, ngayon nasa Tanawan proper tayo. It, kung nakikita nyo sa likod, ito yung memorial wall. Ah, memorial wall ng Tanawan. Yeah, tapos nandoon, doon sa may glass na yon banda, nandoon nakasulat yung mga pangalan. Around mga 600 yata. Glass? Oh, yeah. Balita ko doon yung mga linibing dito is nandito pa. Yeah. Oh, hindi until siya, now. Hindi na siya nilipat.
Bali, yung kanina pinuntahan natin sa plaza, iba lang yun? Iba lang, iba lang. Hindi plaza yun, sa may rotonda. Ah, rotonda, rotonda. Yung papasok ng proper. Yes. Yung may landmark na ano? Yung 600 na ano, dito nilang lahat. So, grabe. Ganun di pala kadami yung naging cash work dito sa inyo. O kaya, papansin nyo yun, yung grass, dito lang siya, tapos doon. Hindi siya ginawang playground. Yeah. Oh, yo, parang ginawa sa ano lang. Yung bato, yung sagrado. Ganun pa rin. Kasi nandito nakalibing pa rin yung mga ibaw. Eh, pero napapansin ko 'tong tingnan mo yung mga tao. Masaya sila. Masaya sila kasi nakapag-move on. By the way, total na open ni Chong Carlo 'yun. Tanong ko lang, how kumusta na ngayon yung Tanawan after nung Yolanda 6 years na? Pang 6 years na ngayon, di ba? Nakikita nyo naman kasi, tignan yung mga tao dyan, masaya naman din sila, nakapag-move on. Pero yung, hindi naman ibig sabihin na nakapag-move on sila, eh, parang kinalimutan na. Hindi naman. Na, hindi. Pero talaga, ang buhay patuloy eh. Patuloy din. Mahirap naman na ano lang natin, di ba? I-focus lang natin yung life natin. Smile dun. Lang. Oo nga. Dapat tayong happy. Go with the flow lang. Happy lang. Walang ending. Thank you, ah. Thank you, Chong, Donna, sa information mo, ah. At least now, alam na namin dito sa Tanawang kung ano yung mga nangyari. Tsaka kung saan pupunta yung mga taong hindi nila alam. Oh, yun wala. Chong, matanong ko doon. How about yung mga taong hindi nila alam kung saan sila magtitirik ng kandila para sa mga nawalan ng minamahal sa buhay ng Yolanda? Saan dito matatagpuan? So, yun, Dons, napansin ko, mayroong hinahanda kasi magagapay oras yung mga alas 7 pa lang. 7, 5 pa lang o. 5 pa lang yung sikat ng araw. Parang may magaganda performance mamaya sa stage. Maraming magaganap. Maraming magaganap mamaya. Nag-test kasi yung pinsan ko, taga rito, sa Tanawan. Sabi niya, magpe-present daw yung mga dance troupe ng Tanawan is ipipresent nila yung about what happened during Yolanda. Yun, Chong, magandang panoorin yun. So, dapat mamaya. Ano tayo? So, yun, Chong Donna. Nandito tayo ngayon sa parang isang ano rin, memorial din na ano. Pero walang mass grave na nangyari dito. Dito, yung mga tao nagpupunta yung sa mga kamag-anak nila na missing, na hindi nakita nung Yolanda. So kasi siyempre sa mga mass grave hindi sila pasama sa Tacloban. So dito sa Tacloban, yeah, oh, dito sila nag-aali ng bulaklak, nagtitirik. Yung sa mga missing, sila talaga hindi natagpuan. Makikita mo, mayroong mga dyan, may mga pangalan nandun. Umaabot ata ng, I think, kasi ang nasa report dati, mahigit 1-8 ata yun. Missing. Dito? Missing? Oo, missing. Pakarami naman. Hindi naman, so mahigit pa, more or less. Tapos meron dyan nakasulat na paghinumdom. Paghinumdom para sa Tagalog is pag-alala. Okay. Yun, pag-alala sa nangyari nung Yolanda. Tsaka sa likod natin, makikita mo. Ito, tanong ko lang anong ibig sabihin nito, parang hindi ko siya maintindihan. Kasi makikita mo dyan, yung symbolize niyan, mayroong globe sa loob. Globe, parang kasi siyang abstract. Eh. Tapos may gaganon na parang, parang pinaikutan yung mundo. Tapos kamay siya, no? Parang sa akin, sa own opinion ko, parang ano yan eh. Kumbaga, yung different people galing sa iba't ibang mundo, panig ng mundo, is nagtulong-tulong no, sa Yolanda. So, ito na itayo to pa rin para sa pag-alala sa mga namayapa noong Yolanda. So hindi pala siya mas grave? Hindi siya mas grave. Dito lang magtitirik yung mga missing, yung pamilya. Yung mga pamilya nila pupunta rito, dito siya nagtitirik. Yun ang purpose nito. Dito to sa matatagpuan pala sa loob ng bakod ng ano, astro, katabi ng astrodome. So yun, para sa akin, Chong, yung masasabi ko lang, eh, kahit ilang bagyo, problema, mga pagsubok ng dumaan sa buhay. Yun, hindi tayo magpapatinag, patuloy lang. Especially tayo mga waray-waray, see? It's been 6 years. Alam nyo naman yung waray-waray. Atapang na tao. Yes, malakas. Hindi tayo nagpapatalo sa problema. Yes. Kahit napakahirap, lumaban tayo nung nangyari yung Yolanda. Hanggang ngayon, tayo mga survivors patuloy, sama-sama nagkaisa, yung naipakita natin na kaya natin bumangon sa tulong ng mga karatig bayan at mga karatig bansa natin dito sa buong mundo. So yun, Chong Donna, alam mo ba na yung pangyayarin to is
never forgotten. Yearly na itong ginagawa ang event sa Tacloba City. Pag-alala, pag hinumdum sa waray-waray, pag-alala sa Tagalog. In English is remembering. Yeah. The super typo ni Yolanda way back November 8, 2013. Yes. Sana patuloy tayong lumaban sa buhay. Huwag tayong susuko. Mga waray-waray tayo. Close to the sun.